Maying adlaw mga higala, ang dalawang problemang tinanggap ng isumbong mo kay Tulfo para sa episode na ito ay parehong tungkol sa relasyong mag-asawa. Teka lang, ang mga ganitong problema ay hindi pinapasok ng isumbong mo kay Tulfo. Kami po ay hindi nakikialam sa mga away mag-asawa o marital conflicts. Yan ang aming patakaran noong pa hanggang ngayon. But if we need to be precise now, hindi simpleng marital conflict ang sumbong nina Alma at Abby laban sa kanilang karelasyon dahil si Alma ay hindi naman kasal kay Vince. At si Abby ay hindi rin kasal kay Rogen. But that is not the point. The point is this. Ang dalawang babae na dumulog sa amin ay dumanas ng pangapi way beyond the realm of the domestic. Indeed, may mga batas na nalabag. Criminal laws even, ayon sa kanilang salaysay. Ito po ang gusto naming linawin sa aming episode na ito. So let us proceed. Unahin natin ang sumbong ni Alma, not her real name, mula sa bataan. For starters, involved dito ang Catholic Church. Pilipinas ang bukod-tanging bansang Kristiyano sa Asia in the sense that nearly 90% of Filipinos are Christians. Ang Christian faith sa ating bayan ay may iba't ibang churches o denomination. Sa mga ito, ang Catholic Church ang dominante. At the Catholic Church, ang mga pare, unlike in the Protestant and other Christian churches, ay hindi pwedeng mag-asawa o magkaroon ng sexual relations. Ito ay sumpa ng mga nagpapare. Ang tawag dito ay vow of celibacy. Pero ang nasabing sumpa ay hindi naman nasusunod sa maraming pagkakataon. We know that all too well. Now, ano po ang pakialam ng isumbong mo kay Tulfo sa usaping ito? Bakit namin papasukin ang problema ng mga paring hindi sumusunod sa vow of celibacy? When we took up the case of Alma, hindi po yan ang aming concern. Apostolado at volunteer sa simbahan ng kanyang tiyahin at nanay. Kaya si Alma, hindi katakataka ay lumaking ganoon na rin. Hindi rin katakataka na ang kanyang loob ay mapalapit sa mga pari ng kanilang parokya sa kanilang bayan sa bataan. Sumasama ako sa magsimba dati, yung cellphone ko kasi hindi ko alam yung paano yung magpapahina. Pag may tumatawag sa akin, sinasagot ko kaagad. Siyempre, nanghimisa, naririnig niya. Anong year to? 1999, basta something ganun. Kasi 2000 kami na ganun eh. Hindi ko matanda kung 2000 eh, basta pumasok ako ng Frex. Ang Parish Renewal Experience o PREX ay isang church program na naglalayong magkalapit sa isa't isa ang mga tao ng parokya. To that end, tinitiyak ng PREX na ang bawat lalahok sa programa ay nangungumpisal. Si Alma ay sumali sa PREX. Nangumpisal siya sa paring tawagin natin na Father Vince. Ayun, pumasok ako doon. Pero una po, nag-counseling, nangumpisal ako sa kanya. Siyempre, pangumpisal ko sa kanya lahat ng ano ko sa buhay. About sa kay ina, yung mga sikreto ko, syempre di buba, sabi nga, pag sa pare, kukumpisa lahat. Sinasama kasi ako ni ina. Itong si Father, siya talaga ang pare ng niya. Nag-iisa lang siya. Dito sa, ano, isa siya sa parokya namin. Tapos may parang may nagbibiro sa akin doon na gusto niya maligaw. Pero hindi naman pare. Hindi pare yon. Ngayon parang niloloko-loko niya ako. Tapos nagbiro siya, sabi niya sa akin, ay naku, baka makita ko ng Father magalit sa akin. Ngayon sabi ko, abit na magagalit yun. Nagkibit balikat lamang si Alma sa mga panunukso. Isang araw, habang abala sa mga gawain ng PREX, lumapit sa kanya ang isang kapwa niya, church volunteer. May iniabot sa kanya isang pirasong papel. Binasa niya ang nakasulat, cell phone number. Ibig sabihin doon kami nagkaroon ng communication. Yung parang ano na yung, parang sa text, 1 week, ma'am. Eh ako pa naman, hindi ako mahilig nang hindi ko nakikita pa yung itsura ng ka-text ko. Ikaw ang nag-initiate ng text sa kanya? Hindi, siya muna unang nag-text. Ah, okay. Tapos nagbiro una siya. Sabi ko, sino to? Sabi mo gano'n. Tapos sabi niya sa akin, Hindi makapaniwala si Alma na ang ka-text niya ay
mismong pare ng kanilang parokya. One can only imagine what went on in Alma's mind. Ang kagalang-galang na si Father Vince magte-text at makikipagbiruan sa kanya, that was out of the ordinary. That was a big thing. Bita mo ako kay Tetex. No, syempre, ma'am, napaka ano, isang pare, tapos ano lang ako. Bita mo ako kay Tetex na naluloko ka ako. Sino ka ako talaga? No, sabi niya, pwede daw text me. Halos sigurado si Alma na si Father Vince ngayon. Pero dahil overwhelmed siya, ayaw niyang maniwala ng buo. Still, Alma entertained the text messages. Hanggang isang araw, si Alma na mismo ang nag-request. Hiniling niya na makipagkita sa textmate para makumpirma kung si Father Vince nga ang kanyang phone pal. Isang gabi, matapos ang kanilang activity sa simbahan, nagkasundo ang dalawa. Magkikita sila 1 hour before midnight sa palaruan ng Kapitolyo. From there on, there was no more turning back. Mga 11:30 iga, umiwalay ako doon sa mga kasamahan ko. Sabi ko, saglit lang kakuha, may imibit ako. Ang bagaya na yung time na confirmation mo kung si yung katulad. Eh di, pinuntahan ko. Pagdating ko, may nakatawag ko, chimpula. Sabi ko, parang akong, sa isip ko parang akong tama yung hinala ko. Tapos nung pagtingin ko na nga siya, may pinasakay niya ako sa kotse. Sabi ko, ay, sabi ko, bakit kayo nandito? Sabi ko, ganun pa sabi niya. Bakit? Ayaw mo ba? Gumanon po siya. Kumpirmado. Si Father Vince nga ang lalaking nagpapakilig at nagpapasaya sa kanya sa telepono. Tapos dinala niya ako dun sa ano, dinala niya ako dun sa hulo. Dangkol kung tawagin. Dangkol? Oo. Madilim. Eh, may maliwanag pa yung buwan noon. Aminin ko, ma'am. Mali. May nangyari na sa amin noon. Parang sinukol niya ako. Parang sabi ko, ay, Father, bakit po ako? Parang nabigla ako. Tapos sabi niya, bakit? Sabi niya, ganun. Parang hindi na ako makapagsalita, ma'am. Tapos, nung ano na yun, kahigyan man, sasakyan, may nangyari sa amin. Si Alma na mismo ang nagsabi, mali ang ginawa nila ng pare. Pero hindi siya nag-resist. At that time, si Alma ay 27 years old. Si Father Vince naman ay in his 30s. Ang una ay nasundan ng ikalawa at ikatlo at kung ilan pa. September 13, sabi niya, mamamasyal daw kami. 1999. Ano na yung 2000, ma'am? Mamamasyal daw kami. Sabi niya, gusto mo pumunta tayong bahay ko. So, yung mga pari daw, nagmamadyong doon daw. Abay, malakas ang loob nitong priest lover ni Alma. Pag nakita sila na magkasama sa 10 oras ng gabi, ano ang magiging conclusion ng lahat? Alma had the better sense. Tumanggi siya. Pero sa kagustuhan niya na manatiling lihim ang kanilang relasyon, lalong napahamak si Alma. That night, dinala siya ni Father Vin sa isang hotel sa Pampanga. Nag-check-in siya, sabi ko. Hindi ka ako pwede there. Fertile ako. May nangyari, ma'am. Sa kabila ng warning niya, wala pa rin preno ang pare. Itinuloy niya ang kanyang pagnanasa. At si Alma, hindi naman nag-resist. Indeed, it takes two to tango. Matapos ang encounter na yon sa hotel, ano pa nga ba ang resulta? Nung hindi na ako dinadatnan ng November, sabi niya ako, Father, para ka akong nabuntis ako. Sabi ko, sabi niya, anong plano mo? Sabi niya sa akin, sabi ko, plano ko ilaglag to. For whatever it was worth, hindi pumayag ang pari sa abortion. Pero ang nasa isip ni Alma ay proteksyonan si Father Vince at pati na rin ang kanyang pagkatao sa paghuhusga ng publiko. Sabi niya sa akin, ay, kasalanan na nga ikaw yung ginawa natin. Nadagdagan pa na kasalanan. Hindi, para sa akin,
Para ako, wala na tayong communication sa isa't isa. Yung as in, nagkasala ko na, as in, isang beses na lang. Kaya nasabi niya sa akin, pag nagpalaglag ka, labas ako. So, sabi ko sa kanya, bakit labas ka? Eh, dalawa natin ginawa to. So sabi ko, unfair naman yun. Sabi ko na ganun. Anong baka kung desisyon nyo? Siyempre, kayo rin ang tatanungin ko. Ganito na lang, ikaw. Buuin mo yung kayang bata. Buuin mo yung kayang. Ako ikang bahala hanggang sa lumaki, hanggang sa mawala ako. Susustentuhan daw niya. Itinuloy ni Alma ang pagbubuntis. Wala mang formal na kasunduan, buwan-buwan ay nagbibigay ang pare ng financial support. Pinagtaguan ni Alma ang mga kaibigan, habang si Father Vince balik sa usual routine ng kanyang priestly life as if nothing happened. Nagsinungaling si Alma tungkol sa kung sino ang ama ng ipinagbubuntis niya. Ang tanging nakakaalam ay ang kanyang kapatid at nanay. Pero gaano man ilihim, hindi pwedeng hindi kumalat ang balita. Persistent ang mga tanong, sino ang nakabuntis sa kanya? Nag-imbento siya, hapon, isang hapon na nakabuntis sa kanya. Pero ang mismong tatay ni Alma ang nagduda. Si tatay, ilang taon na? Nalaman, isang taon, tinignan niya yung anak ko, sabi niya. Ba't ganito ikaw yung bata, hindi naman mukha ikang, ano, mukhang, oo, mukhang, di ba ma'am, pag usually anak ng ibang, yung itsura ng bata, hindi mo maikakaila. Yes. Pinaamin ng tatay niya ang kanyang kapatid, umamin naman. Para patuloy na maproteksyon na ng pare, ang bata ay inirehistro ni Alma sa sarili niyang apelyido. Sherwin ang ipinangalan niya sa baby. Binura din niya ang text messages nila ni Father Vince. Kasi salita ako sa kanya, wala na tayong ano sa isa't isa, sa bata na lang. Yung para sa ating dalawa, dahil nga ako na yung umiwas at ako na yung pumutol, tama na, kasi mali na eh. Pero sa loob ng maraming taon, nagpatuloy ang lihim na ugnayan nila ni Father Vince para sa allowance ng bata. Sabi ni Alma, pag nagkikita sila ng pare, hindi na siya komportable. Kasi minsan mahaplos. Sabi ko, pag magkikita kayo. Mm-mm. Kaya ang ginawa ko na lang, ma'am, sabi ko napapagod na akong pumunta sa ano sa kumbento. Pwede baka ako dito muna lang sa Balanga. Para lang umiwas ako ng ano namin, para may mangyari. Kasi minsan pag pumupunta ako doon, dalilin na lang ako napkin. Mali, meron ako para kukuhanin ko yung allowance ng bata. Sa kabila ng lahat, umasa pa rin si Alma na one day soon, iiwan ni Father Vince ang pagkapare at magsasama sila bilang isang pamilya. Undoubtedly, yun ang epekto ng patuloy na romantic overtures sa kanya ni Padre Romantico, or shall we say, Padre Mahilig. Noon na, nung nag-iintay sana ako, nag-iintay din kasi ako, ma'am, na bumaba sa pagkapare. Nag-iintay ka na kumbaga umalis sa serbisyo para kung if ever na pwede, magsama kayo nila o kasama yung bata. Oo. May pangako ba siyang date kung kailan siya... Wala siyang sinabing ganun, ma'am. Kasi nga sabi niya sa akin, gusto niya raw mamamatay siya ng pare-pare. Kuya Mon, baka sa ekspresyon ni Alma ang matinding pagkabigo habang nagsasalaysay ng bahaging ito ng kanyang love life. Hindi naman niya magawang usigin ng pare. Kasi bago nagsimula ang kanilang relasyon, pare na ang lalaking pinatulan niya. Sinubukan ni Alma na humanap ng iba upang malimutan ng pare at nang makausad na siya. Hindi kalaunan, inamin na rin ni Alma sa anak kung sino ang kanyang tatay. Anong reaction mo nung malaman mo na ang tatay mo pala isang pare? Alam ko, parang ano lang po tayo. Na okay lang po, kasi na nangyari na nga po yun, nasilang na po. Tapos lalaki pa po, hindi na po ipasahin yung mga isi-isi na po. Lalo pag lumalabas po ako, sa upang, kinikismis na nga ako. Kaya nasanay na rin po ako, silabas na si mami po. Nagawin po lang para kay mami. Ilang taon nung na-discover mo na yung pinag-peer? Yung mga narinig ko, bata po po, siguro yung mga grade 6. Kasi pag tinatanong po, siyempre, sa sino po yung tatay lalagay. So yun, wala po ako nalalagay. Hanggang sa hanggang tumanda po sure na po. Kasi doon ko na po nalaman yung tatay ko. Doon na po ako nabiglas ko. Narinig ko na po. Kuya mo, nang una kong makita ang picture ni Father Vince noong kabataan niya, talagang malaki ang resemblance nila ni Sherwin. Para silang pinagbiyak na bunga. Friends, at some point, this story has to end one way or the other.
Matapos ang 7 taon ng paglilihim, parang natapos na nga po. Namatay si Father Vince sa heart attack. Magka-text kami bago siya namatay. July 31, magka-text pa kami. Inaumagahan namatay siya. Ang balita ay nalaman ni Alma sa Facebook post ng kanilang parokya. Hindi makapaniwala si Alma. May usapan pa sila na magkikita noong August 4. Binisita nilang mag-ina ang burol ng pare. At doon, matapos ang 2 dekada, nakilala ni Sherwin ang ilan sa mga kaanak ng kanyang ama. Tapos tinawag ni mami yung parang pinsan ko pa mami yung si Paulo. Nagkwentuhan sila, tapos pinapunta na ako ni mami. Hanggang sa ayon, sinasabi ni Paulo na, ay, ikaw ba yung narinig niya ng alam na may parang anak ito. So narinig, alam naman na pala nila. Kaya nga, nung una sabi niya, eh, pag-aaral nga daw po ako, ano daw po gusto kong first. Okay naman that time yung conversation niya. Eh nga, may chat pa nga po sa kanya na ano. Tapos bali na yun na nga daw po na magpinsan na po talaga kami. Hindi okay po sa akin na gano'n, pag-aaralin niya ako. Gagawin niya daw po lahat ang makakain niya kahit ano, dahil tito pare niya. Baka daw po ayun na yung way na mabait daw po si tito pare sa kanya. Baka yun lang daw po gagawin niya para itulong sa akin. Kasi ako nga daw po, kamukha-kamukha ako, parang sa akin na lang po ibibigay lahat kung ano, po attention nila. Natapos ang burol, nailibing si Father Vince. Umasa si Alma na magiging mabuti ang relasyon nila sa pamilya na Father Vince. Umasa rin siya na may karapatan si Sherwin sa anumang maaring ipamana sa anak. Gusto kasi niya na makapag-aral ang anak na hindi na nakapag-college. Ang pag-asang ito ay nilipad ng hangin. Hindi na sila pinansin ng pamilya ni Father Vince. Iniwasan na sila. Kaya naisip ni Alma na dumulog sa kaparian ng parokya. August 9, nag-usap kami, ma'am. Ayun na, sa bahay po. So, ang kaharap ko na 3 pare. Yan ay mga pare, officials. Nausap muna ako. Sinalaysay ko, pinasalaysay nila lahat. Alam, yung personal daw na bagay na, ano ni labas sila. Sabi ko, alam ko naman po yun. Sabi ko, ganun. Kaya nga po nandito ako, dahil hindi ko po alam ko ano yung karapatan na pwede kay. Walang nangyari sa pagkikipag-usap ni Alma sa mga pare. Tinawanan pa raw siya ng mga ito. Hiningi namin ang panig ng parokya. Nakausap namin si Father Noel Nugin. Kasi po, nung nabubuhay po si wala pong admission tungkol doon. Hindi po alam ng simbahan or ng parokya po ninyo regarding po dito sa anak niya. Hindi po. May admission po, pero hindi po yun. Iba pa po yung in-admit. Paano yung ibang yung in-admit, Father? Paano po yun? May ibang bata pa po? May ibang bata pa po? So in short pala, Father ni Gid, dalawa na po yung naging anak ni Father. Ang doon po sa isa, may admission po siya. Apo. So may knowledge din po yung ibang tao. Now, that is one revelation. Bukod kay Alma, may anak pa pala si Father Vin sa ibang babae. Father ni Gid, ask ko lang, kailan nalaman ng parish po ninyo or ng simbahan po na may anak po pala ito doon sa una si ito po bang anak niya na to? Is naging anak niya habang pari siya or during ng time na hindi pa po siya naoordinahan? Ako po, personally nalaman ko po nung patay na. Oh, okay. Kasi po, dahil nga po may lumitaw po na gano'n, tapos yung mga gamit niya po ay naiwan para kung kung siya pagpunta lang naninirahan, nagkaroon po ako ng access sa diary. Ah, okay. I see. So through diary niyo pa po pala nalaman, Father? Wala po akong personal knowledge. Tungkol doon, nung magbubuhay pa siya, nalaman ko lang po after this event. Ayon kay Father Nugid, ang mga ari-arian na naiwan ni Father Vince ay ite-turn over sa pamilya nito dahil diocesan sila at hindi missionary. Hindi nila ito maibibigay sa anak na si Sherwin dahil walang dokumento na magsusuporta sa relasyon ng mag-ama. Para malinaw ang usapang ito, sumangguni kami kay Attorney Nelson Borja. Nakabuntis tong father ng isang babae. Ngayon, nagkaroon sila ng settlement na magsusustento siya dito ngayon sa babae nang wala namang kasunduan talaga visibly. Pero in all fairness man, attorney, for 20 years, nagsustento naman talaga itong si father
namatay si father. Ang problema lang, attorney, wala kasing birth certificate yung bata na magja-justify na ang tatay niya talaga itong si father. In legal term, anong pwedeng gawin doon? Or may karapatan ba yung bata? O... Malabo na yun. Unang-una, namatay na yung matanda. Mm-hmm. Ano ba mahahabulin niya? Eh, sana dapat nagkaroon siya ng recognition. Diba? Nung buhay pa. Ang papalitan yan dapat petition for recognition. Eh. Okay. Diba? Mm-hmm. I should mag-recognize yan. Mm-hmm. Ay namatay na yung matanda. Diba? Oh, I see. So, dapat pagka ganyan pala, attorney, bago pa mamatay yung tatay, mag-file ka na ng petition for recognition. O kaya pina-execute ng affidavit na meron siya acknowledgement. Mga kaibigan, hindi na po kami magkukomento sa usaping ito. Ang tanging naming pag-asa ay magkaunawaan ang dalawang partido. Not for anything else, but for the sake of the son of the priest. One last point. Ito naman ay patungkol sa mga kapwa-pare ni Father Vince. Alam namin, personal responsibility ni Father Vince ang kanyang ginawa. Walang ibang accountable sa kanyang mga ginawa kundi siya. But he was one of you, Father Nugid. Are you or are you not your brother's keeper? Hindi kaya bahagi ng pagiging Kristiyano ang maging maunawain at compassionate? Kami po ay nagtatanong lamang. Ang isang bumo kay Tulfo ay magbabalik. Patalestas po lamang. To serve and protect. Yan ang motto ng Philippine National Police o PNP. May paliwanag ang PNP sa slogan na ito, and I quote, "More than just being enforcers of the law, we in the PNP are duty-bound to respect, protect, and fulfill the rights of citizens." I-translate natin para mas malinaw. Higit sa tagapagpatupad ng batas, kami sa PNP ay nakatali sa aming tungkulin na igalang, ipagtanggol, at tuparin ang karapatan ng mga mamamayan. Now, let me direct my question to one Police Corporal Rogen Cain of the PNP 122nd Special Action Force sa Samar. Kung ang ina ng sarili mong anak ay tinangka mong patayin, paano pa kaya ang ibang tao? Kung dahil sa kahayupan mo ay namatay ang iyong unang anak at muntik ng mamatay ang ikalawa, paano pa ang to serve and protect? So, nag-start po siyang manakal sa akin ma'am last year, November 2020. To the point na umabot na po na ako ay na sobrang inunda ko po yung pagkakakampas niya sa ganito ko ma'am. Which is alam po niya ako ay mag-5 months siya pong buntis noon. Hindi na kontento si Police Corporal Rogen Cain sa panggugulpi sa kanyang kinakasamang si Abigail Magtang. Hinamon pa niya ito na magpakamatay na silang dalawa. Corporal Cain, nasa ayos ba ang pag-iisip mo? Tinuha niya yung baray niya sa isang yung bag niya. Niload niya. Tapos tinutok pa niya muna yung sa ulo niya. Sabi niya, magpakamatay daw siya. Tapos nagulat na lang ako. Bigla niyang tinutok sa akin, tapos nakakutok niya. Naramdaman ko nga yung init, tapos nabingi pa ako kasi first time ko na maharap-harapan. Talagang nakaano sa iyo yung baril, nabingi ako. Ang pangyayari ay naging wake-up call para kay Abby. Kailangang kumalas na siya sa relasyon niya sa pulis. But it took a long while bago siya nagising sa katotohanan. Of course, their love affair started like most romance stories. Roses and music and all that. Si Abby ay marketing staff ng kumpanyang supplier ng mga gamit ng pulisya sa isang bidding sa Camp Bagong Diwa sa Bikutan na kilala ni Abby si Rogen. Doon, personal ko na po siyang na-meet. Tapos nagtuloy-tuloy na po yun. Hanggang nalipad po siya sa May Laguna. Santa lang sa Laguna kasi mag-training na siya ng commando course po. Nagsimula
sa tawagan at text. Palagi talaga yan. Kapag nabibigyan ng furlough si Rogen, nakikita silang dalawa. Ano yung napapansin mo sa kanya? Mabait naman po siya. Okay naman siyang kasama. Hanggang dumating sa point na pinakalalaki na lang po siya sa amin. Ipinagtapat ni Abby kay Rogen na may anak siya sa unang karelasyon. Walang kaso, sabi ng pulis. Tapos, every time nakasama ko siya, feeling ko safe ako, ganyan. So nakikita ko yung pagiging porsigido niya para maging isang pulis po talaga. Doon po ako mas lalong bumilib sa kanya. Which is makakatawa na mag-support ka sa taong may pangarap sa buhay ko talaga. Tubong Davao del Sur si Rogen. Mag-isa lang siya sa Metro Manila kaya si Abby ang naging kaisa-isang pamilya niya dito. Sa madaling sabi, nagkagustuhan sila. Naging magkasintahan. Nang matapos ang commando training ni Rogen, nagpa siya sila na magsama na. Nung tayo na po siya ay graduate at naasin nga po siya sa drug sub po sa South Park, sumunod po ako sa kanya. Iniwan ni Abby ang kanyang unang anak sa mga magulang. Sa summer, nagsama sila bilang husband and wife. Sa summer din, sinimula ni Abby ang sariling business bilang supplier ng PNP. Mas malaki ang kita ni Abby sa summer kaysa sa Maynila. Napagpadala siya ng pera sa mga magulang, mga kapatid at anak. On top of that, hindi niya kailangang umasa kay Rogen para mabuhay. Ang kita ni Rogen kay Rogen. Bakit naman dumating sa punto na sinasaktan ka niya? Yun nga po rin yung hindi ko sukat or hindi ko po expect na wala talaga kami kahit anong pag-aawin na ganit ka ganyan. Tsaka never ako naging istorbo sa trabaho niya kasi may sarili akong pinagkakaabalahan. Nagsimulang magkalamat ang relasyon nila Kuya Mon nang sabihin ng pulis na nakakaabala siya sa trabaho. Hindi maintindihan ni Abby. Ang totoo, umuuwi lang si Rogen paggabi. Sa bahay, todo silbi siya sa lalaking itinuring na niyang asawa. Sa umaga, balik na sa kampo ang lalaki. Ang subtext ni Rogen ay simple lang. Ayaw na niya kay Abby. Paano ka nakaabala? Bawat akyat niya, bawat alis niya, nakasupport ako sa kanya lahat ng mga kailangan niya. Halos ko lang na lang sumaman ako sa kanya, mamundok ko. Pag nagkakasagutan kami, ma'am, iniiwasan ko na kasi siya. So, aalis ako sa tataliguran ko. Wala na akong makatahan. Babalik ako isa na dito. Which is alam yung muntis ako. Kaya minsan, kapag ginaganay niya ako, mas masakit ng ganito ko. Madalas ring sabihin ni Rogen na gusto na nitong umuwi sa Davao. So, lagi ko naman sinasabi sa kanya, gusto rin man natin, gusto rin po man, wala naman po kung magagawa. Kasi, ngayon yung pinili ng trabaho, ngayon yung pinasok mo, hindi mo hawak yung oras mo. Pero mas nangibabaw ang pagmamahal ni Abby sa kinakasamang pulis. Maglilimang buwan na noon ang baby sa kanyang tiyan. Sa kanyang sitwasyon, siya ang dapat unawain. Pero noon pa siya sinimulang sakta ng pulis. Pinampas niya ako. Ano ang ginamit niya pang hampas? Dito. Saan ka niya tinamaan? Dito po. Okay. And then, anong ginawa mo? Hinampas ka niya? Pakapit ako niya sa sa hagdan. Tapos, parang nakuryente yung katawan ko na hindi ko malaman. Tapos naniga siya, tapos hindi ko na naramdaman na may lumalabas na sa akin. Tapos nakita pa po yun. Kasi kamihan pa niya ako na arte ko lang daw yung tubig lang daw. Tapos nung tumayo ako, nakita niya tuloy-tuloy yung umaga sa akin na mainit na tubig. Pero dahil COVID at walang OB-GYNE, ipinasya ni Abby na pakiramdaman na lang ang katawan. After mag-one week, ma'am, doon ako nakaramdam. Na madalas sumasakit na yung tiyan ko. Para ako nalilibor. Tapos hindi ko na siya maintindihan. Yung sakit, iniinda ko. Hanggang pag iniinda ko siya, pag sumakit siya, mawawala. Pag bumalik, dumadoble, tumitriple yung sakit niya. Sabi ko, para akong nangangalap. Nagpasya si Abby na bumalik sa Maynila. Pero bago siya bumiyahe, nagsumbong siya sa battalion commander ni Rogen. Ang battalion commander naman sa kagustuhang magkasundo ang nag-aaway,
Pinasunod si Rogen kay Abby. Iba ang naging resulta ng intensyon ng opisyal. Bakit yun lang ako pala gumasabi sa magalang commander niya, sa CEO niya. Nagaling to, sinisira ko daw yung trabaho. Sabi ko, di ko naman sinisira yung trabaho mo. Sinasabi ko lang kung ano yung ginagawa mong mali. So dahil siya, nung nagkasakita na naman kami mag. Hanggang nakita pa po yun ng mga tao dun sa paano kami mag-away. Nawala ng heartbeat ang bata sa sinapupunan ni Abby. Namatay ang bata at mismong buhay ni Abby nanganib. Sa pagkukwento ni Abby, kita agad ang battered wife syndrome. Ang battered wife syndrome ay isang psychological condition ng mga babaeng biktima ng physical at verbal abuse. Sa kondisyong ito, ang babaeng biktima ay hindi humihiwalay sa lalaki dahil inaakala niya na siya ang may kasalanan at kailangan siyang manatili sa piling ng lalaki dahil sa pagmamahal, which was exactly what Abby did. Nang malaman niya na nagkakasakit si Rogen, dali-dali siyang bumalik sa lalaki para alagaan ito. Nagkaroon lang siya ng allergy po. Tapos lalagyan naman po namin, tapos bumili kami ng gamot niya para yung buka niya na tumubo dito is umimpis ba? Long story short, nabuntis uli si Abby. And then one day, may nabasa si Abby sa cellphone ni Rogen. You guessed it right, may ibang babae si Rogen. On top of that, may tinanggap pa siyang text sa kanyang cellphone. Sabi niya sa akin, alam mo ba na pinapupunta niya yan yung pinsan ko? Kasi hiwalay na daw kayo, ganito, ganyan, yun yung mga sinabi, ma'am. Siyempre ako, wala akong kaalam-alam na nagpapagaling ako dahil nga sa mga pinaggagawa mo sa atas na kunan ako ng anak. Kamamatay lang ng anak natin. So, nagalit ako kasi hindi ko pala nagluluksa sa mga nangyari. Sumabog na si Abby. Lahat ng pagtitimpi, nawala. Lahat ng hinanakit, parang baha na lumunod sa kanya. So, pag nagagalit kasi siya, nagiging violent na kagad siya. May sabi niya sa akin, walang lalabas dito, magpakamatay tayong dalawa. Kinuha nito ang kanyang baril sa bag niya, iniload at itinutok sa sariling ulo. Sabi niya, magpapakamatay daw siya. Eh, di magpakamatay ka, kapag sa kanyang dalawa, huwag mo na akong idamay kasi may anak ako. Sumigaw ang pulis, magpakamatay na tayong dalawa. Tapos nagulat na lang ako. Bigla niyang tinutok sa akin, tapos nakaputok niya. Bang! Isang putok ng baril. Nung pumutok yung baril, ma'am, parehas kami natulala, lalo na ako. Yung kabog ng dibdib ko, halos yung kabog ng dibdib ko pumunta na sa talampakan. Ramdam ni Abby ang init na ibinuga ng baril. Halos mabingi siya sa putok. So, thankful ako doon, ma'am, hindi tumama sa akin. What if doon sa nilarentahan namin bahay, may ibang natamaan? May ibang natamaan. Lumusot yung bala doon sa may pinto, ma'am. Anong mangyayari? I-report ko ito. Warning ni Abby sa nagwalang lalaki na lalo namang nagalit. Dahil sa takot, kumalma si Abby. Inamo-amo niya ang lalaki. Naalala niya na siya ay buntis uli. Muling ipinalam ni Abby sa battalion commander ang nangyari. Naparusahan nga si Rogen pero napakagaan. Guard duty lamang siya sa gate ng kampo. Kuya Mon, July 29, 2021. Sa panibagong pag-aaway, nagkasaksakan na ang dalawa. Paano ba yan nasaksak? Ano yun, mami? Hindi, may nakita ako sa phone niya. Mm-hmm. Ngayon, ako yung nauna talaga. Na-admit ko yun. Nahampas ko siya. Ngayon, hinigit niya sa akin yung phone. Tinulak niya ako. Sabay tinadyakan niya ako sa chan. Mm-hmm. Natadyakan niya ako sa chan. Hindi ko na alam kung ano nangyari kasi nawalan ako ng malay. Pagising niya, mga kasamahang pulis ni Rogen ang nakita niya. Pinaalis muna nila si Rogen. Makalipas ang kalahating oras, bumalik. Parang na naman susuburin niya ako, aambahan niya ako, ma'am. Nakahawak ako ng tactical ballpen knife. Kasi dinidepensa ako na yung sarili ko eh. Tapos nagagawa kami sa tactical ballpen knife. Naano ko siya dahil sa pag-aagaw niya, nasaksak siya sa ganito. Tapos noon, ako naman ma'am, dahil sa pag-aagawan namin, nasaksak din yung ganito ko, tsaka yung ganito ko. Inawat sila ng mga kasamahan ni Rogen. Matapos ang insidente, nagsumbong si Abby sa Women and Children's Protection Desk. Tsaka yung abdominal trauma na talagang yun nga. Tapos yung findings ng doctor na
treated for abortion po ako. Dalawang hospital yun, ma'am. Isang private, tapos isang public, ma'am. Same lang sila ng findings na treated for abortion. Nagpatingin siya sa doktor. Ang sabi nito ay muntik na daw siyang makunan ng dahil sa nangyari. Agosto 2021, magsasampana ng kaso si Abby pero kinausap siya ng pamilya ni Rogen. Nangako si Rogen na susuportahan siya sa pagbubuntis niya. Nagbigay si Abby ng affidavit of desistance. Pero ang pulis, hindi nagbago. Dumulog na si Abby sa Provincial Internal Affairs Service. Hindi na daw ako nahiya, pinamimidya ko siya. Lahat daw nakakaalam. Hiyang-hiya na daw pati yung pamilya niya. Na wala na daw mukhang iyaharap kasi ang hilig ko daw makalad ka rin sila sa social media. Yung akin naman, ma'am, hindi na ako masamang lumapit sa ganito. Kaya nga may ganito, di ba, ma'am? Nagsampa na siya ng kasong kriminal laban kay Rogen. Physical abuse sa Samar at sa Pateros naman, intentional abortion. May tatlong tawag ako na na-receive. Hindi po ako kumukuha ng sympathy or kahit anuman. Kaawaan, hindi talaga. Pero meron talaga akong naanan na tawag na sabi sa akin, pag bumalik daw ako ng Samar sa Albayo, may mangyayari sa akin na maganda. Dahil sa banta sa kanyang seguridad, si Abby ay lumapit na sa amin. Gusto ko siyang matanggal sa trabaho, ma'am. Kasi nakapatay na siya. Namatayan na ako ng anak eh. Ako muntikan na din ako. Humingi naman daw ng tawad sa kanya si Rogen, wa effect na ito sa kanya. Sana magpakapulo siya, tsaka magpakalalaan man lang siya. Yung awa-awa, tapos na ako dyan, kaya ko mabuhay, kaya kong buhayin yung anak ko kahit wala siya. Kasi, di naman siya nagsusuporte eh. Ano pang hahabulin ko sa kanya? Yung mga final ko na kaso, sana may pakatulungan talaga. Sinamahan namin si Abby sa Internal Affairs Service para makapagsampa ng administrative case. Hindi pinayagan ang aming kamera, pero nakapasok ang aming team. Nandoon kami habang kinakausap si Abby ng opisyalis ng IAS. Nangako ang IAS na aaksyonan nila ang reklamo ni Abby. Kumakulong siya. Pagbayawin niya, ganun talaga yun, ma'am. Tsaka huwag niya gamitin yung pagiging polis niya. Huwag niya pagmalakas sa akin na tinatulungan siya ng batalyon niya. Ako sinong Poncho Pelante yan. Kaya kami mga civilian. Wala kami tiwala sa polis, karamihan. Polis ka, dapat ikaw yung nalalapitan namin. Dapat kayo unang nakakaintindi sa amin, yung nagtatanggol sa amin. Patuloy naming aalalayan si Abby sa kanyang paghahanap ng hustisya. Ang isumbong mo kay Tulfo ay magbabalik makalipas ang ilang patalastas. Ang ating Tulfo Klasiko ay unang naipalabas noong December 31, 2005. Isang negosyente ang nagsumbong sa amin laban sa ilang kawani ng Optical Media Board at Police. Di umano siya ay ginigipit at kinukutongan. May basis ang kanyang reklamo. Nakipag-coordinate kami sa pamilya ng negosyante at sa Police Antipolo. Ang extortionist ay kailangang mahuli sa akto. Maaksyon ang mga eksena ng entrapment. Caught in the act ang tatlo sa mga pulis. Panoorin po natin. Ito ang Barangay de La Paz, Antipolo City. Dito nakatira ang pamilya ni Felix Jun Soto. Tatlong palapag ang kanilang bahay. Sa ground floor ang kanyang negosyong printing press. Pero wala na ngayon ang mga makina dahil ipinagbili na ni Jun. Ang second floor naman ay nagsisilbing simbahan ng Born Again Christian Group nila. At ang third floor ang tirahan ng kanyang pamilya. Mukhang naplano ng mabuti ni June ang takbo ng kanilang buhay. After all, ang pangalan ng kanyang simbahan ay God's Plan. Kaya lang, may mga puwersang sumira sa kanyang plano, ang mga pulis. November 25, bandang alas 5 ng hapon, may mga sasakyang dumating sa bahay ni na June. Nakasakay ang may 20 lalaki, armado lahat. Nagmamadali silang pumasok. Hinanap nilang may-ari ng bahay at printing press, si June.
Ang mga lalaki ay nagpakilala kay June. Kami ay mga pulis at opisyal ng OMB, ang sabi nila. Ang OMB ay Optical Media Board, ang government agency na lumalaban sa problema ng piracy sa music and movie industries. May pinakitang search warrant ang mga lalaki. Ito na naman po, sabi ni June sa sarili. Ilang beses na bang nai-raid ang bahay ni June? Bali, pangalawang beses po. Noong una, okay naman. Opo, okay naman kasi... Wala nang huli sa inyo noong una. Actually po, napasok na ni... pinasyalan na ako ni Bong Revilla dati, yung BRB pa. Na-dismiss naman po yung kaso kasi wala naman pong ebidensya talaga na... Kasi ang inahanap po talaga nila yung mga replicating machine. Inahanap po nila yung mga replicating machine, yung mga yung recorder. Wala naman po ako noon, printing press lang po talaga ako . Ang replicating machine, mga kaibigan, ay equipment sa mass copying ng mga CD. Anyway, dalawang beses nang kinasuhan si June. Dismissed pareho for lack of evidence. This being the third, mukhang harassment na ito. Pero dahil may ipinakitang search warrant, walang magawa si June kundi bayaan ng mga pulis sa pakikialam sa buong bahay. Inilista ng mga pulis ang lahat ng gamit. Nakakita sila ng spoilage ng mga jacket o cover ng CD. Yun pala, talagang may nagpa-imprenta kay June na isang Muslim. 1,000 copies ng jacket ng isang CD na pirated pala. Nasinod ko lang po yun, pero hindi ko alam na bawal. Yun ang ginamit ng mga pulis na leverage para ipitin si June. Pero sabi nila, kung gusto kong ayusin, maayos daw. Kaya nagkasundo po kami na makaawa ko na tama na yung bibigay ko na 80,000. Kasi una, 1,000,000 pala hinihingi sa akin. Sabi ko, sa inyo na lang yung sasakyan ko kasi talagang wala naman akong pera na ganyan palaki. Ayaw ko nila, gusto nila pera talaga. Pera talaga ang gusto ng mga pulis. Matindi ang pangangailangan kasi Pasko na. Tinakot nila ang biktima at siya ay bumigay. Kasi pinagbantaan na po ang buong pamilya ko . Nakapagbigay si June ng 80,000 pesos. Saka palang umalis ang mga bantay. Sabi yung Major Edison, kailangan daw po magbayad yung sir ko ng 320,000. Kapag hindi daw po magbayad si sir hanggang December 5, hindi na daw ibabalik yung rebo at saka kawawa daw yung pamilya ng sir. Mabilis kaming umaksyon sa sumbong ni Felix June Soto. Ipinadala ko agad ang team ni Aline Ferrer sa Antipolo City Police. To their credit, mabilis din ang reaksyon nila. Sir, Aline po, sa ikay mo ang tulog po. Habang kausap ni Aline si Superintendent Primitivo Tabohara Jr., ang hepe ng Antipolo Police, nag-miss call si Ruben, ang negotiator ng mga police na extortionist. Lakay, nag-miss call ka, Matt. Bale, datuyak ko ako. Bangko pa lang, maayayusin na lang adi pera. Siguro mga 11:30. Tumawag ka. Mabali, Matt, no, saan? Tumawag-tawag ka lang. Siyempre, biyahayak pa eh, Lakay. Pakibagam lang kini Major nga ako, Roy Randak lang naka. Thank you, Lakay. I-translate natin ng konti ang Ilocano conversation ni na June at Ruben. Kinukumusta ni Ruben ang pera. Sabi ni June, kukunin pa sa bangko, tapos babiyahe pa siya. Medyo matatagalan. Pinag-aralan na ng Antipolo Police ang sketch ng target area. Nagkasundo sa last-minute instruction. Wala kasing pera ang PNP para gamitin sa mga ganitong operasyon. Kaya papel na lang. On the way na po ang team ni Inspector Rizal de Aquino sa bahay ni na June Soto. Papunta na kami dyan. Inform mo na lang tali mo na dito magkaroon ng transaksyon. Dito? Oo, dito magkaroon ng transaksyon. Para ranahan dito kasi kami, kaya dito na naka... Para makita? Oo, para makita. Hindi na sa iba siya pupunta. Dito na niya yayayaan yung mga suspect. Ha? Inform mo lang tali mo na dito lang magkaroon ng dito siya pumwesto. Yayaan niya yung mga
In the meantime, isang team naman ang nasa labas sa vicinity ng bahay. Si Superintendent Joel Garcia ang team leader. Si Superintendent Tabuhara ay naka-standby at nagmamonitor sa operation. Okay sir, nakapwesto na sir kami. Sinabi ko na doon sa anak kung saan papupwesto yun yung tao na visible sa amin. Muling tumawag si Ruben kay Jun. Hello, Kain. Sang-sangkot ko lang. Katuntunan ni Major, no, mabalimad nga ako. Kisembasi tayo ko. Ano gamot kong yung plan? Sagot sa lana ko. Nagbibigay ng instruksyon si Ruben. Ilagay raw ang pera sa vest na naiwan ng mga pulis sa bahay. Ito yung saligo nila, ano? Ito yung saligo ng, ano? Ito yung naiwan nila. Here, sir, lagat mo. Ano po pala yung nila? Sino? Lagat mo, sir. Meron, eh. Meron, sir. Ano ka dyan ba? Ganyan, pakipasira, mali ko, ah. Hindi mo, hindi na ito na mali. Baka may IT. Wala ilaw. In-inspection ang vest. Baka may ID. Wala. Pero maraming discount cards ng isang motel. Hello sir, okay na. Nakapwesto na sir kami rito. Yung nakaiwan pala sila ng chaleco. Tapos tumawag sir. Ipapunta na sir yung kukuha. Pero pag dalawa lang at ano, kaya na naman namin sir pupunta. Sa labas, mahigpit din ang pagbabantay ng mga pulis. Yung isa, rebo, yung isang banit ang ginagamit. Parang adventure bang ginagamit? Apat yung sakyan. Anong sakyan nila? Rebo. Basta sir, yung identify nila, rebo, banit. Yung iba kasi nasa labas, hindi pumapasok. Anong kulay ng rebo? Yung ginagamit nila? Green daw, green. Parang green daw, sir. Saka yung kwan din, yung banit din, green din, no? Iba green yung banit, saka yung rebo. Marami sila. Papasungin mo muna, papa. Pag-uura na niya ang iwan mo ba? Lakan niya namin mga asin ka rin. Mga mali, patay ko. Cellphone, kunin mo. Cellphone! Sa area ni na Superintendent Garcia, napansin nila ang dalawang lalaki sa isang jeep, suspicious ang dating. Tinanong nila, mga pulis daw, pero hindi maipaliwanag kung ano ang kanilang ginagawa doon. Inaresto nila, sinamsam ang mga baril. Ito na po ang eksena sa bahay ni June. Ang lalaking ito na siyang kukuha ng 320,000 pesos ay nakilalang si PO1 Ray Pascua Apuya ng PNP Special Action Force. Nakuha kay Apuya ang isang mission order o ang tinatawag na deputation and authorization order ng Optical Media Board. Tinanong namin si Edo Manzano, ang head ng OMB, tungkol dito. Fake yan, sabi ni Edo. Anyway, ito po ang mga pangalang nakalista sa papel na ito. Sila ang extortionist cops na bantay salakay. Yeah, actually, magkakasama yung tatlong yan. Tingin ko lang magkakasama. Yung dalawa kasi nung nakita namin, yung kanilang jeep is suspiciously parked dun sa labas. So nagte-text. So with our operations, tinignan ko talagang kasama sila. So when we check, it turned out to be members nga ng PNP sila. So sabi ko, ano ginagawa nila dito? Wala silang missions, wala silang coordination. So
No, in-invite natin for question, it turned out magkakasama sila. Iba-iba ang reaksyon ng mga pulis na ito. Itong si Salazar, relax na relax, nagte-text pa ang buti na lang kinumpis ka. Ito po ang mga ebidensya kasama ang isang medalyon ng Special Action Force. Basahin natin ang nakasulat, "May the force be with you." Napaka-dramatic nyo. What force? The force of darkness? Ito pa po ang dalawang bantay salakay, sina PO3 Eulogio Catalio, Administrative Holding Office at Retired Inspector Jesus de Guzman alias Ruben. Nakuha rin sa suspects ang isang Banette plate UGA-645 at owner type G plate DNP-410. Tinanong namin kung paano na ang mga mastermind nila na hindi nahuli at kung ano ang kanilang pakiramdam dahil kapwa nila pulis ang mga suspects. Check natin kung sino yung nag-utos sa kanila. Meron tumatawag, certain na Major Dizon. Nagpakilala naman ako sa kanina nung tumawag siya, pero hindi na siya sumagot ulit. So, lalabas siguro sa ating investigation kung sino yung nag-utos sa kanila. I'm ready to state this, Justin. Siyempre, kasamahan natin yung mga servisyo. So, wala man tayong magagawa. Mayroong proper complaint sa kanila. Private complaint, so we have to act on that matter. Hanggang sa muli mga higala, salamat sa inyong patuloy na suporta. Ako po si Ramon Tulfo at ito ang orihinal at totoong karamay ng bayan. Daghang salamat og